Hey, what's up mga kasa? Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, i-assemble lang natin yung binili kong crossbar para sa aking kotse. Ito yun, no? Kakarating lang niya ngayon. Kasi meron tayong ilalagay na roof rack na bigay ng aking tita tsaka ng aking tito na hindi nila ginagamit. So, bumili ako nito para magamit din natin sa mga travel natin gamit ang sasakyan. Alright, simulan natin! Let's go! Nabili ko to sa halagang 1,600. Pero pag nag-follow kayo dun sa shop niya, may discount na 10 pesos. Tsaka free delivery na rin to. Ito yung heavy duty na roof rack, yung makapal yung kanyang ang tawag din, kawit. Meron kasi mga mumurahin na maluos yung kawit, tingin ko parang hindi tatagal yun. Natin kung anong meron sa loob. Ayan. Ito yung dalawang bar. Dalawang bar. Lagyan natin dito para hindi magasgasan. Bago eh. Ito naman yung kanyang clip. Dapat apat to. Ayan. Ito pa. Madami siya. 1, 2, 3, 4. Apat siya nito. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Apat siyang ganito. Sa plastic. Ayos, yung naka-stapler po. Talagang nakasulid. Ayan o. Apat na perasong ganito. Ayan, ito pala yung nalagay sa gato. Kasi ito yung nakapatong dun sa roof. Then, nakakabit siya dito. Tama ba? Ayan. Ito. Alam mo na ganito to. Ito may, tapos may tornilyo. Na ilalagay dito. Ito yun o. May rubber din siyang kasama para ilalagay dito. Siyempre, para hindi rin magasgasan yung ating rubber. So, ilalagay mo siya dito. Yan. Meron naman siyang butas dito para ipapasok to. Ito pa. Diba? Safe nga naman yung ating rope. Yan. Ito may mga kasama din siyang mga cover para dito sa mga crossbar. Ayan. Ilalagay siya dito sa dulo ng crossbar para iwas din if ever na mauntog ka dito, di masusugatan yung ulo mo. Kasi nga merong cover. Ano pa ba? Iwasan natin ko dito. Ayan. Darong kasamang Allen wrench. Tsaka itong mga tools. Tools. Screw. Bracket. Ito. Saan ito? Ito naman yung sa loob. Yung ikakapit para hindi rin magasgasan. At syempre yung panghigpit. Ayan. Tapos. Ito na nga yun. Kasama nito. Check natin itong ano. Kung ano to. Ayun, pareha siya nitong hindi ko. Mas maliit nga lang siya. Ayun. Siguro ano to, pang tawag reserba. At least 'di ba meron ganito. In case na hindi magkasya dun sa sakya natin. Pwede natin palitan ito. 'Di ba? Ang galing ah.
Sige, try natin ang symbol. May napansin lang ako, may mga gas-gas na siya. Ayan. Ayan. Tapos, ganoon din sa kabila. Ayan, may mga gas-gas na siya. Pero okay lang, hindi naman tayo masailan. Tsaka nasa taas naman yan. At hindi siya pansinin. Kabit na natin. Kailangan pala muna natin tanggalin itong mga cover niya. Kasi dito natin pupasok yung mga tornilyo para may kabit ito dito. Ayan. Ganun muna ang ating gagawin. Alright. Ito yung nalagay natin dun sa loob ng itong crossbar. Tapos tsaka natin ito tornilyo. Ayan. Ito nalagay ko na yung tornilyo dito. Ayan, meron na rin siyang washer. At nasa ilalim yung ganito niya, yung plate. Nag-aanap ako nung pinagkakabitan ng tornilyo. Wala akong makita. Yung pala nandito ni, ayan, sa butas na yan. So ayan, tapusin natin yun. Ganun lang naman yun. Tapos pakita ko sa inyo mamaya yung pagkabuo. Ito naman mga kawasa. Pakita ko sa inyo kung paano kinakabit. So, hindi ko rin alam to. Bali, tinry-try ko lang. Ayan o. Oh. Ito nakadepende kung gano'ng kalaki sasakyan mo. Meron din siyang kasamang extra o reserva na dalawang size na pang bracket dun sa door. Ayan. May maliit. Yung install natin is yung size na medium. Siguro ito yung large. Ito yung small. Maliit eh. Yun lang. Tapos ko nang i-assemble itong crossbar. Ito. Palita ko sa inyo. Yung finished product. Ayan. May mga goma siya. Tsaka ito may goma din yan para dun sa pagkakapitan. So may bandang ano yun eh. Pinto. Ayan. Nagkaroon lang ako ng isang problema dito. Yung panghigpit niya. Ayaw niyang sumarado. Parang mali yung thread niya. Try kong pihitin ng may puwersa para ma-retread siya. Ayan. Mamaya install ko na to sa sasakyan. Alright. Yun lang mga kasa. Thank you for watching. At kung may natutunan kayo kahit papano, kindly leave a like and please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching mga kawasa, always ride safe, hindi, always safe na lang, kasi hindi mo na ako nagmumotor ngayon. So ayan lang, put guard first mga kawasa, peace out, sheesh! Okay mga kawasa, pakita ko sa inyo yung na-install ko na crossbar, ito siya. So nagkaroon lang ako ng problema dito upon installation, kasi ano to, kailangan mo palang i-bend, ito, yung kanyang lamp. Ayan. Dapat i-bend mo pa yan. Gumamit kayo ng mga pang-bend. Ayan o. Tsaka meron pa siyang space dito. Siguro gawa din itong rubber na to. Pero kailangan din natin tanggalin yan para mas lumapat. Nilagyan ko lang itong plastic. Kasi nagkakaroon ng ano, leak pag umuulan dito. Dito naman sa harapan, okay lang. Walang leak. Ito lang talaga sa likod. Left and right yan. May nagli-leak. Kaya kailangan nating baguhin to. Hindi naman siya yung totally babaguhin. Yung modified lang natin siya. Tatanggalin natin tong goma. Ayan. So kasi yung nagpapakapal eh. Ayan, ang kapal nito. Tatanggalin natin yan. Para fit na dito sa ating goma. Hindi pa natin na-install yung roof rack kasi kailangan pa naman ipa-register yun at hindi pa naman tayo babiyahe pupuntang Quezon. Siguro pag pupunta na tayo ng Quezon, tsaka ako ikakabit dyan. Yun lang.
i-install natin yung seat cover na nabili natin sa Shopee. Itong pag-install itong crossbar na to, ang hirap niya pag solo ka lang. Kailangan mong merong kasama, katuwang para maglalak. Kasi nga, pag nilalak mo dito, dun naman, umaangat. So dapat sabay kayong mag-fit or maghihigpit nitong lock na to. Both ang merong space. Ayan o. Pero wala namang problema. Sa may goma para hindi magkaskas yung ating pintura. Okay. Ayan, tapos na mga kosa. Na-install ko na yung seat cover. Okay din siya. Ganda. Ayan. Smooth. Lumiinis na. Tapos ito yung likod. Oh, diba? Meron na kasing sira dito sa upuan na to. Tsaka sa mga ulo, nagkakrak-krak na yung mga leather niya. Kaya yan. Good choice din to. 799 lang, mura lang. Gamit na gamit! Diba? Ang linis na. Black tong in order ko, pero madami namang kulay na pagbibilihan. Pili na lang kayo kung anong matripan niya. Oo, kasi black para aesthetic. Aesthetic? Hindi, para malinis lang tingnan. Siyempre, I love McDo. Yun lang. Grabe yung pawis ko ah.